gabi sa PBB 8. Sa puspusang training ng housemates para sa Mr. and Miss PBB teammate, nakilala na ni Mitch ang kanyang kapares. Since I don't know your name, but I just call you Marie. Kailangan mo siyang tratuhin at galangin like a true lady. Yes po, kaya. Ngayong gabi, tuloy-tuloy ang pag-iensayo ng magkakapares sa paparating na laban. At isang special task ang haharapin ni Mitch. Kailangan mong umikot ng 88 times habang sinasayaw mo si Marie. Ah! Ngunit lingid sa kaalaman nito, isang mapusong sorpresa ang naghihintay para sa kanya. Sa darating na pageant, ikaw, Nina, ang magiging kapartner ni Mitch. Pero ito ay kung magtagumpay si Mitch. Ituloy na natin ang kwentuhan dito sa PBB 8. Paglabas ng housemate sa kanya-kanyang kwarto. What's that? Rampway. Hello. Siguro ito na yung mapapag-practicean natin sa rampa. Sige nga, turuan mo kami yan. Uy, maganda yan. Malumakad si Yen. Ang ganda ng ikot. Paano yun? Habang inaaral ng housemates kung paano maglakad sa runway, kausap naman ni Kuya ang taong magme-mentor sa kanila. Good evening, Kuya. Magandang gabi. Magandang gabi po. Bago po ang lahat, maaari po ba muna kayong magpakilala? Ako po si Architect Carlos Avila Buendia Jr. Ako rin po isang pageant coach at personality development coach po sa kasalukuyan. Siguro po ang pinaka malaking nagawa ko po para sa pageant sa Pilipinas ay ang pag-mentor sa ating kasalukuyang Miss Universe 2018 na si Miss Catriona Gray. Ako po yung nagsilbing mentor niya sa kanyang lababok na tinatawag natin at yung kanyang overall performance. Malawak-lawak na pala ang karanasan mo rito. Malaki pala ang maitutulong mo sa akin kung ganun, Kaloy. Ganun po ba? Sige, Kaloy. Sana ay mag-enjoy ka. Siguraduhin ko po, Kuya. Maraming salamat po sa pagkakataon nito. Pagpasok ni Kaloy sa loob ng bahay. Kamusta? Okay lang po. Ako ang inyong Kuya Kaloy. Inimbitahan ako ni Kuya dahil ako ang coach ng ating kasalukuyang Miss Universe. O, sabi ko na. Siya ay nagturo ng lababok eh. Oo. Ayun. O, sa gabing ito, bibigyan ko kayo ng mga exercises. Ilang sandali pa, nagsimula na ang warm-up exercises ni Coach Kaloy. Yung exercises natin sa paghinga ay ganito. So, normal na inhale. Pero kapag nag-exhale, gusto kong makita yung pinaka-pangit yung muka. MJX! Stretch! Stretch. Handa na? Handa na mo. Bilisan natin. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Parang sanay na sanay ito eh. Inhale. Exhale. Inhale. Nang oras nanay na Mitch at Marie. Marie, inhale! Matigas ulo nito eh. She needs practice. Okay ka lang. May problema tayo. Hindi adoption. Stopper po talaga. Mitch, ikaw muna, iinit ulo ka dito. No. Inhale. Exhale. Sa isang pageant, kapag nasa entablado ka, yung galaw ng mukha mo, iniisip mo na kung sino man yung nasa dulo, nakikita ka. Hindi mo in-exaggerate, pero totoo. At kapag nagsasalita ka, meron kang mga hinto. Dahil kapag hindi ka huminga na maayos, hindi kayo maintindihan. Facial exercises po, Kuya. Sobrang helpful din, Kuya, kasi siyempre, it was helping my face naman to relax. Sunod na tinuro ang tamang posture sa pagrampa. Tayo lang normal. Hatakin ang balikat. Sa tamang pag ganun ang balikat, ayan, ang posture mo. Mapababae, mapalalaki. Hindi na uso yung mga makaganyan. Natural, gusto natin, confident ang housemate. Dali pa. Di ba napansin ninyo, kapag ang Pilipina lumalaban
sa ibang bansa, may pangalan lagi. Yes. Opo. Venus Ra, Pilapilwo. Dahil siya ay albayana at nagte-training sa Pilapil. Siya ang sisupsup ang tsunami walk dahil parang tubig. And syempre yung lava walk na galing sa Bicol. Doon ako na-inspire. Doon ko pinangalan. Kasi ang lava, pag lumalabas, mabagal. Si ikot yan, di ba? Biglang, kaya nagka-slow ako. Partners, mag-iisip kayo ng signature walk na inspired sa kung saan niyo gusto. Mabilis namang nag-isip ng signature walk ang bawat pares. Half smile. Half smile. Pagkakit na, smile. Matapos maghanda ng bawat pares, sino yung batid? 5, 6, 7, go! In the walk! Silent but dangerous. Ikon. Hot walk. Head turner walk. One, two, cut. One, two, three, go. Tornado. Dead. Ulit. Ano yan? Tornado walk. Stiff walk. Stiff walk. Makes sense. Hinahaluan niya po kuya ng focus, kasiyahan, tapos seryoso. Parang ganun po kuya. Sobrang saya. Maya-maya pa. Okay. Thank you. Salamat din po. Salamat po. Pwede makitulog. Okay. Thank you. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you po. Sa matinding training ng ating teen housemates para sa paparating na Mr. and Miss PB teammate, talaga namang nahasa sila ng husto. Sino nga kaya ang ating top 2 pairs na magwawagi at makakuha ng golden circles? Tumutok lang dahil bukas malalaman na natin yan. Good evening mga kapamilya! Napakalaki talaga ng nakasalalay sa paparating na pageant ng mga housemates, lalo na para sa automatically nominated na si Mitch. Dahil kung manalo ito, maaalis siya sa black circle. At kit pa rito, may special task si Kuya para kay Mitch na siguradong makakatulong para sa paparating na laban. Kung ano ito, panoorin nating lahat. Kinaumagahan, si Mitch agad na sinundo ang kaparehang si Marie sa girls' bedroom. Sakit katawan ko. No, ang gumawa niyo! Good morning, Marie! She had, pillows all over her body. So, mainit daw, sabi niya. She had a bad sleep po, kuya. Pita po, ha? Lock. Alright. Ay, nako na mga girls. Let's go. Ulo. Ah! Ito bigat? Bigat. Pinin ko nandun. Mitch, dahan-dahan. Baka matanggal yung ulo. Gosh, ako na dalahin. Okay, this is the storage room. You see? Si Mitch patuloy na ine-entertain ang kapareha. Do you want to sit down or are you okay there? And how was your first day here in Kuya's house? Masaya daw. Masaya kahit dinaganan ka ng unan? Mitch, paano pag naging talagang naging tao yan? Tapos yan ang suot. Ganun. Ano yun? Ganda, oy. Ganda, ano? Liit ng mukha. Catriona Gray. Oh, Juan. Tibra akong game. Ginom na siya doon. Ilang sandali pa, nagsimula nang mag-practice ang magkakapares para sa talent portion ng magaganap na pageant.
Tog. Shoo. 4, 5, and 6, 7, 8. Yon. Nice one. Your arm should be like, yeah, yeah, there you go. You got it. 1. Yeah, there you go. And then like, smile like you're happy that I'm the one. That's what the song says. Yay. Si Mitch nagpractice din kasama si Marie. Yun lang. Tapos my spin. Ako na lang mag-spin. Nice one. Ilang sandali pa, ipinatawag siya ni Kuya. Miss Marie, let's go. Oh, kumusta naman yung pag-aalaga mo? Okay naman po, Kuya. Pero minsan, she's still shy po, Kuya. Di ko alam po bakit po. Kasi when I give her food, ayaw, talaga ayaw niya. Sabi niya daw na busog daw siya lagi. Oh, eh, paano yung mga practices niya? Kumusta naman yun? Yung talent namin po is ballroom, di ba? So, ready na po kaming dalawa. Pero she's still stiff po, Kuya. Siguro po, Kuya, paglabas namin dito, mag-practice muna kami ng konti. Dati ba, sa labas ng bahay ko, naisayaw mo na to? Actually po, Kuya, hindi pa po, Kuya. Sino bang nasa isip mo maisayaw? Siguro po, my mom po, Kuya. So, also give her opportunity to experience dancing. Kasi po, Kuya, actually, I never saw her dancing. Kaya naman nandyan si Marie. Sabi mo kanina, gusto mong mag-practice pa kasama si Marie. Opo, Kuya. Ng sayaw. Mitch. Yes, po. Bibigyan kita ng pagkakataon na magawa mo ito, na masayaw mo pa si Marie. Bibigyan din kita ng isang special task. Alright. Para sa special task mo, Mitch, kailangan mong umikot sa swimming pool ng 88 beses habang sinasayaw mo si Marie. Pag nagawa nyo ito, magkakaroon kayo ng special advantage doon sa gagawin yung presentation sa pageant. Kaya dapat galingan nyo. Opo, yes po. Habang naghahanda si Mitch, hindi niya alam sa confession room ay kausap na ni Kuya ang kanyang Mami Nina. Magandang hapon po, Kuya. Maligaya pagdating sa aking bahay. Salamat po, Kuya. Kumusta po ba si Mitch bilang anak? Yun po, ano naman siya, yung mabait naman po siya, yun lang. Yung narinig ko po nung lunis na yun, yun hindi ko po akalain sasabihin ngayon. Siyempre dati, hindi kami talagang close sa parents ko. I don't feel their love. Tapos, the more I don't feel their love, I become more parang bad boy. Kasi ho, nung maliit po, yun siya. Makulit talagang bata niya. Hindi talaga siya marunong makinig. Matigas ang ulo. Tapos tiniis ko lang ho. Kaya ho kami nandito sa Pilipinas para po mapaglapit yung loob namin. Kasi kulang ho kami ng contact sa isa't isa ho. Wala akong oras sa kanya. Kasi ho, noong namatay yung asawa ko, trabaho ako ng trabaho ho. Yun, hindi ko gaano siya na anuhan na nakakasama ho. Kuya, kulang lang ho sa pag-aalaga ko siguro. At paglipat niyo rito sa Pilipinas, paano unti-unting nabago ang samahan ninyo mag-ina? Kasi ho, may oras na ako sa kanya, nagkakwentuhan ako kami, nagbabanding na ho kami. Kung tatanungin kita ngayon, anong gusto mo mangyari para sa iyong anak? Sana po mahalin niya lang ako na. Yun lang po. Nina, dito sa loob ng aking bahay, nakita ko kung gaano nagsusumikap si Mitch.